ang panawagan po namin noon ay magkaroon ng komprehensibong proteksyon, ilatag ng gobyerno ni Duterte ang kanilang mga programa para sa pagtitiyak na hindi magiging biktima ng gera ang ating mga kababayan. Ngayon po, ang sinasabi namin, ilatag ng gobyerno. Ang papadala po nila doon ay general na may record ng korupsyon at inefficiency sa pagliligtas sa ating mga kababayan. Hindi ito ang kailangan namin. Ang kailangan po namin ay serbisyo. Kailangan po namin ay malinaw na programa. Mga kababayan, hindi ko mga bata-bata yung sundalo ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino doon. Hindi po sundalo, kundi mga serbisyo mula ang humanitarian services ang kailangan ng mga Pilipino. Ngayon po, nasa harapan natin si Secretary Locsin, ilapag niya. Ngayon, ano ang ibibigay na programa sa mga tabi? Sagutin niya kung paano po protektahan yung 2.4 million na mga... Hindi po ito usapin Secretary ng Bugbugan na kailangan po namin ay proteksyon. Kaya po, magtatala po kayo ng batapatay yung sundalo doon. Ang kailangan po namin ay humanitarian services. Ang kailangan po namin, doktor, social worker. Ang kailangan po namin ay translator. Bakit po sundalo ay papadala nyo doon? Bakit si Mato na corrupt at walang kwenta ay papadala nyo sa Middle East? Napakalawak ng record ng korupsyon ni si Mato. Pero yun pa rin ay papadala nyo. Yan po ay translation ng programa ni Duterte na utak gera, utak pulbura. Pero bakit po hindi pangipinangungunahan na proteksyon sa mga tabalus? Yan po ang sinasabi po namin. Kaya po kami nagpaprotesta. Okay. Number one, yung pinatay sa buhay, sinabi ko na, a life for a life. No other compromise. Men, ayaw ko yung ransom. Wala. I don't like the ransom. Two, we are, kahit na yung wala nang, parang wala nang gera, no? Pero in spite of that, there will be a massive repatriation effort to bring our people back home. Yung gusto pumunta dito. Meron din sila, may utang, di ba? May penalty, may kailangan na exit permit. Tayo ang magbabayad agad. Kayo ang magbabayad agad, di ba? Kayo nagbabayad ng buwis. Okay, then the tax. The taxes that you pay, the Filipino people pay, we will bring our people back. Because this is where they belong. Just like okay. Libya, just like Lebanon, just like Syria. How that's many right. You bring back? Pero ang tanong po, Secretary, ngayon pa lang po na walang gera, libo-libo na po ang stranded sa mga shelter ng embassy ng iba't ibang parte ng Middle East. Paano nyo po i-repatriate yung milyong Pilipino na magiging biktima ng gera? Ang gusto po namin, Secretary, maglabas po ng deklarasyon sa Pangulong Duterte na hindi siya makikisali sa gera at hindi niya palalalain ang problema. Ang gusto po namin, i-atras niya yung sinasabi niya na papanik siya sa US kapag ko po nagkaroon ng gera sa Middle East. Kasi po, ang magiging translation po nun ay magiging target po ang mga Pilipino ng mga operasyon ng mga kaaway ng US doon. At yung pagde-deploy po ng militar doon ay magsesend po ng maling signal sa ating mga kababayan at sa mga dayuhan po na nakikita na babantay sa nagaganap sa Middle East. Lockards dito. Tama ka. There are people there who are in the shelters. We will bring them home. Meron din konting problema. May gobyerno dyan na sabi, kahit na they want to go home, they have to pay exit permit. We will pay the exit permit. So that's going to happen. For sure. Now, yung problema natin, yung ayaw umuwi. Pero kung ayaw din umuwi, we will stay there and we will protect them as much as we can. You know why? Because this is the government of...